Ang bagong COVID-19 cases sa Kamara at ang suspensyon ng pamimigay ng learning modules sa Glan Sarangani dahil sa dami ng kaso. Sa balitang hatid ni Corinne Katibayan. Dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19, sinuspindi muna ang pamimigay ng mga learning modules sa Glan Sarangani. Sa latest update ng kanilang bayan, 21 sa bayan ang nagpositibo sa sakit, isa ang namatay habang 3 ang gumaling. Nagpapatuloy naman ang massive rapid testing sa isang barangay doon na sinimulan noong nakarang linggo. Dinidisinfect rin ang mga bahay at lugar kung saan may mga nagpositibo sa COVID-19. Para naman patuloy na makapag-aral ang daycare students sa ilalim ng new normal, pinuntahan ng mga daycare worker ang malalayong sityo sa San Jose, Tarlac. Kinailangan pang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog para marating ang ilang sityo. Namahagi sila ng modules at nagbigay ng orientation para sa mga magulang na magtuturo sa kanilang mga anak. Sa Disyembre pa magsisimula ang klase para sa mga daycare pupil doon. Nagpositibo sa COVID-19 ang isang congresswoman at 2 staff ng House of Representatives. Hindi na pinangalanan ang kongresista pero nakatira raw siya sa Quezon City at kauwi lang galing probinsya. Nakaramdam siya ng mga sintomas gaya ng pag-ubo at pananakit ng ulo. Naka-isolate na siya sa kanyang bahay. Corinne Katibayan, GMA News.